magandang hapon po sa bawat isa. Ayan. Medyo malakas yung ulan po ngayon dito sa amin sa Isabela. So, kamusta po kayo? Ayan. Malakas yung ulan. Ayan. So, ngayon po, mag-aral po tayo ng salita po ng Panginoon. Mag-pray muna po tayo. Mang Diyos, sa pangalan ni Jesus, salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa pribileyo na may bahagi namin, Panginoon, ng salita. Ikaw yung kumilos sa buhay ng bawat isa. Pangalan dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, isa pong magandang hapon po sa bawat isa. So, gaya nga po ng mga tinuro po ng mga kasama natin, mapansin po natin yung mga tinuro po nila ay talagang yung galing sa puso po nila. Amen po ba? So, buksan po natin yung Bible natin sa Gawa, chapter 18, verse 9. Basahin ko po. Sang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangaral, anumang mangyari, huwag kang titigil." Yan. So, isang napaka ganda po na sinabi ng Panginoon patungkol sa kay Apostol Pablo. Sa atin po kasi, mga lingkod ng Panginoon, bilang tayo po ay mga anak ng Panginoon, may iba, ilang taon na sila nag-worker, iba, ilang taon na nagpapastor, lalo na sila pastor boys, mga senior pastor po natin, talagang matindi na yung mga dinaanan nila, amin po. At tayo din po, bawat isa rin po sa atin, may kanya-kanya tayong pagkatawag, may kanya-kanya tayong, may mga kanya-kanya tayong pinagdadaanan, amin po ba? Ngayon, sabi nga the best is yet to come. Yung best ay darating pa rin sa'yo. Bilang ikaw ay lingkod ng Panginoon, yung best na yon ay inihanda, piniprepare sa'yo ng Panginoon para makita mo yung best na yon. Amin po. At dito po sa binasa ko kaganina, kasi kahit si Apostol Pablo po ay dumadaan din talaga siya sa namang problema siya, dumadaan din siya sa pagsubok sa mga suliranin na dinadaanan niya, amin po ba? At kung mapapansin po nga natin sa New Testament, antindi po ng mga pinagdaanan niya. Kung iisipin natin, matindi yung halos yung buhay niya, maubusan na siya ng hininga para sa ministry. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, hindi naman po pinabayaan ng Diyos si Apostol Pablo, amin po ba? Ngayon tayo din po ay mga lingkod ng Diyos. Yan. At dadaan din sa time na nababayuhin ka ng problema. Babayuhin ka ng mga pagsubok. Amin po. Kaya nga po lagi nating naririnig na yung salitang magpatuloy ka lang. Amin po. Kahit kaninong mga Kristiyano, maririnig po natin yan, magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. Kahit ngayon minsan, yung magsasabi sa'yo, magbabackslide na kinabukasan, sasabihin niya sa'yo, magpatuloy ka lang. Kahit hindi niya nga alam yung sinasabi magpatuloy, sasabihin niya sa'yo, magpatuloy ka lang. Bakit po? Kasi, ang Kristiyanong sumusuko, hindi makakarating o hindi niya mararating yung best na inilagay sa kanya ng Panginoon. Yan. May isang share lang po ako sa inyo. Isang testimony lang po. Patotoo lang po na sana po maka-encourage din po. Ako po ay nag-worker ng mga 2009. Start ko na yung 2009. So kayo na lang magbilang kung ilang taon na ako nag-worker. At habang tinitignan ko yung mga lingkod ng Panginoon, sila Pastora Eli, sila Pastor Ayan, nagkakaroon ako ng desire na pag kinakwento nila sa akin yung pag-worker, sabi ko, dati yung mga desire ko ay mga kakaiba eh. Mga halatang-halatang labas sa kalooban ng Diyos eh. Pero nung time na yon,
isang buwan pa lang ako nagsisimba. Tinitignan ko yung pasto, si Pastor Ayan kasi yung nagtuturo sa abang tinitignan ko siya, sabi ko, parang natcha-challenge ako na gusto ko rin maging katulad ako ng ginagawa niya. Nag-decide po ako na nag-worker na talagang yung lakasan ng loob kasi may marami ka talagang sa sakripisyo pagka nag-worker ka, amin po. Number one na sa sakripisyo mo yung pangarap mo. Mag-artista sana ako kaso eh mag-worker na lang. Ngayon, nung nag-worker na po ako, ang expectation ko, magiging masaya ako, magiging ganito mangyayari sa akin, ganito. Lahat ng masayang bagay, naiisip ko na. Pero alam niyo po ba, hindi ganun kadali po yun. Hindi po ganun kadali ang dinadaanan ng mga manggagawa. So, na-assign na ako. Ang first destino ko po ay sa palit. Alam niyo, pinuputak ka ng mga kaisipan na umuwi ka na. Wala na, tinatamad ka na, suko ka na. Hanggang desire na lang yung nararanasan mo sa ano. Pagkatapos yan, wala na yung desire mo, uuwi ka na. Puro ganun. At sa paglilingkod ko po ay dumaan din po ako ng up and down. Umuwi nga ako eh. Hindi ko kinakaya yun. Sinasabi ko sa inyo, umuwi ako. Dahil di ko kaya. Sabi ko, doon ko napatunayan na kapag ka nag-worker ka pala, kapag ka nagsumunod ka sa Panginoon, hindi mo pwedeng isama yung emotion mo. Na pagka nahirapan ka na, na kapag ka napagalitan ka na, na-disappoint ka na, aalis ka na lang. Amen po. Malakas up and down. Yung pinaka mahirap na dinaanan ko ay sa tingin ko ay wala pa sa dinadaanan ng mga iba. Pero pagdating sa akin, talagang hirap na hirap ako. Hirap ako ma-overcome. Nahirapan ako ma-overcome yung mga dinadaanan kong pagsubok. Pero sabi nga, kailangan magpatuloy ka lang kasi the best is yet to come. Amen. Patuloy hanggang sa umawak na ng simbahan. At sa pagsunod, hindi rin ganun kadali. Kung na-promote ka, umawak ka ng simbahan, hindi rin po ganun kadali. Amen po ba? Kasi ang pinasukan po natin ay labanan. Ibig sabihin, mga battle. Na kahit saan ka pumunta, nandun yung battle sa iyo. Amen po. At sa pagsunod mo talaga, dadaan ka talaga dun sa, madadown ka eh. Totoo po yan. Nararanasan po yan ng mga manggagawa. Nararanasan po yan ng mga pastor. Kahit nila Pastor Boy, talagang yung bababa ka. Babagsak ka. Pero, hindi naman po nananatili dun na palagi ka nalang bagsak. Amin po. Hindi naman always. Sabi niya lang, lagi sinasabi sa atin, magpatuloy ka lang. Ang isang talong Kristiyano ay yung bumagsak na siya at hindi na siya nagpatuloy. Ano yun? Tinanggap niya na natalo na siya. Kaya nga sabi ng Bible ay we are more than conqueror. Tayo ay mga mananagumpay. Tayo ay magtatagumpay. Walang katagumpayan sa isang tao na sumuko na. Iniwan niya na yung gawain. Amin po. Kaya nga magpapatuloy tayo sa Panginoon dahil sa narinig natin yung tawag sa atin ng Diyos. Amen. Narinig mo yung sigaw ng Diyos sa heart mo na kailangan mong sumunod sa Kanya. Dahil alam na alam mo sa sarili mo na ikaw ay tinatawag ng Diyos. Amen po. Gaya nga po ng sinasabi lagi ni Pastor Boy, okay sana kung di tayo tinawag eh. Lagi yan na papasok sa isip ko eh. Okay sana kung di tayo tinawag eh. Okay lang, kahit gawin natin anong bagay. Okay lang kung di ka tinawag. Pero, tinawag ka kasi. Tinawag tayo ng Panginoon. Ngayon, pinipilit mo nang lumayo dahil sa dinadaanan mong struggle sa buhay. Talagang yung
ano ka na, yung na, nadidiin ka na, nadidikdik ka na, napipiga ka na. Gusto mo nang umalis. Pero hinahabol ka nung sigaw na yun. Yung tinig ng Panginoon na magpatuloy ka lang. Sumunod ka pa din sa akin. At yon ang hindi matanggihan nating mga Kristiyano, nating mga lingkod ng Diyos. Amen. Kaya nga servant heart eh. Amen po ba? Alam ng lingkod ng Diyos kung ano yung nasa heart natin. Na kahit pagod ka na, marami ka nang binabato sa iyo, hindi na maganda yung mga nangyayari sa buhay mo, sa ministry mo. At kuminsan, hindi mo nga makita yung bunga mo. Ginawa mo na lahat, lahat, pero hindi mo makita yung bunga mo. At kuminsan, sinipagan mo na lahat, binigay mo na yung best mo, pero wala pa rin. Pero nga, gaya po ng sinasabi ko kanina, lagi sinasabi sa atin, magpatuloy ka lang. Bakit? Mismo ang Panginoong Yesus eh, hanggang makarating siya dun sa krus, hindi naman madali, hindi naanan ng Panginoon namin po. At kaya hindi natin maiwan yung gawain ng Diyos, at hindi natin maiwan yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, kasi hinahanap na ng katawan natin. Kumbaga, na-addict na tayo dun sa napaglingkuran ng Panginoon. Amin, hinahanap-hanap na ng sarili mo. Kaya nga di po ako naniniwala yung mga Kristiyano o mga manggagawan o mali sa Panginoon na hindi sila inahabol nung konsyensya sa loob nila na worker ako eh. Naglilingkod ako sa Diyos eh. Ngayon iba na ang tinatrabaho ko. Amin. Kuminsan, yung mahal mo sa buhay, mape-persecute ka. Amin po ba? Pigilan ka nila. Sasabihin nila sa iyo yun na walang mangyayari sa ginagawa mo. Pero dahil alam mo nga yung sigaw ng Diyos sa heart mo, na kailangan mo magpatuloy, binabaliwala mo lahat yun. Ano tawag doon? Pananampalataya. At kuminsan, naiisip po natin yung future natin. Amen. Paano na bukas? Paano na sa susunod na buwan? Paano na sa susunod na taon? Amen. Ito lang eh. Dahil narinig mo ang sigaw ng Diyos sa heart mo at tinuloy mo magpatuloy sa Lord, makakamit mo yung sinabi niya sa iyo. Yung sinisigaw niya sa heart mo na hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Kailangan mo lang magtiwala doon sa sinabi ng Diyos. At praise the Lord, isa po tayo doon na nagtitiwala pa rin hanggang ngayon sa sinabi ng Panginoon. Sa kabila ng may mga dinadaanan talaga tayo, umaasa tayo sa sinabi ng Diyos sa akin na di niya ako iiwan ni pababayaan. Amen. Kaya nga, huwag tayong mangamba sa future natin. Kasi, alam naman natin na si Lord ang magdadala sa iyo. The best is yet to come. Na kahit anong ups and down mo, at kuminsan bad record ka pa, ito sabi mas wala, bad record ka pa. At kuminsan ay naiisip mo na mas marami pa yung tama, yung mali mo kaysa sa tamang nagawa mo. At kung minsan naiisip mo na paulit-ulit na lang yung ginagawa ko, may patutunguhan pa ba ako? Pero habang nagpapatuloy ka, the best is yet to come. Marunong ka lang magtiwala sa nagsabi sa iyo na hindi kita iiwan ni pababayaan. Yan ang letter sa iyo ng Panginoon. Yan ang letter sa akin ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi nga ni Pastor Boy okay sana kung di tayo tinawag ng Panginoon. Okay sana kung hindi tayo hinanpik ng Diyos. Pero ito ikaw ay hinanpik ng Diyos.
pinili tayo ng Panginoon. Sabi nga niya, Pastor, paano ba yan? Hindi ko na kaya. Magsasabi sa'yo yung miyembro mo na hindi ko na kaya. Magsasabi sa'yo yung worker mo na, Pastor, hindi ko na kaya. Nahihirapan na ako. Bilang isang pastor, ano ang sasabihin mo sa kanya? At bilang ikaw ang sinabihan, ano sasabihin mo sa kanya? Sabi nga sa sinabi ni Pastor Boy, kapag hindi mo na kaya, kayanin mo pa din. The best is yet to come. Kailangan natin magpatuloy. Amin po. Gaya po ang sinabi niya, na sabi niya, huwag kang matakot at ipagpatuloy mo lang ang iyong pangaral. Sa kabila na marami nang bumabatikos kay Apostol Pablo, nandun pa rin siya sa tabi, nandun pa rin ang Diyos sa tabi niya. Nai-encourage siya na ipagpatuloy mo lang. Kasi ang sabi ng Bible, kung ano ang sinimulan ng Panginoon sa iyo, ay tatapusin niya sa mga huling araw. Amen. At naniniwala po ako na may hinanda ang Diyos na mas maganda sa atin. At darating sa time, makakarating tayo doon. Amen. Makakarating tayo kung di lang tayo susuko. Amen. Magpatuloy po tayo sa lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Madali man, mahirap man, ang sundalo ng Panginoon ay laging nagpapatuloy. At hindi lang naman laging gera, may reward din naman pagdating ng pala. So maraming salamat po sa inyo at yan nyo, pag-pray ko po kayo. Panginoon, tinataas ko, Panginoon, ang bawat isa na narito. Panginoon, nalangin ko, Lord, na ikaw yung mag-alis, Panginoon, ang bigat ng pasani ng bawat isa. Sabi mo sa iyong salita na the anointing breaks to you. Kaya mo basagin ito at makapagpatuloy ang bawat isa sa amin at makarating doon sa perfectong plano mo, kalooban mo, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, may hinanda kang best sa buhay ng bawat isa. Papasalamat kami, Panginoon, sa hapon na ito. Patuloy na ikaw ang kumilos, patuloy ikaw ang mangusap sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa at salamat po sa mga bumati sa akin. God bless po!